Magandang araw, Pasigueño. Nandito tayo ngayon sa Pasig City Hall. At syempre, tuloy-tuloy natin kakamustahin ang mga bagong konsehal dito sa lungsod ng Pasig, ang 11th City Council. At ngayong araw na ito, kasama natin ang isang konsehal sa District 1 at majority floor leader na kahapon. Napanood nyo na yan dito sa ating latest sa iNews Pasig, si Councilor Volta de los Santos. Magandang umaga po. Yes, good morning, Luan. Good morning, po. Ayan, kakamustahin lang natin, Konsi, kasi syempre, this is parang transition, di ba? Pero bago tayo mag-dwell doon, kamustahin muna natin yung mga first ninyo. Oath-taking muna tayo. Yes, so, nung oath-taking, syempre, excited kaming lahat, no? Na dahil ito, yung araw na yun, ang pinaka, unang araw, official na para kami maglingkod, no? Bilang mga konsehal, no? Syempre, nung araw na yun, talaga pinaghahandaan namin, no? Kung ano yung mga i-prioritize namin, no, para sa 11th council. Actually, kami lahat ng mga councilors noon na prior to that event nag-uusap-usap na talaga kami, no. Mm-hmm. Kasundo naman kami, no, na kung ano man ang mga committee, no, na maibibigay sa amin, magtutulong-tulungan kami, no. Siguro ito yung makikita talaga nila, no, na bagong konseho, and it will be a working council, meaning kahit hindi mo committee at meron kang naiisip na ordinansa o programa para sa ibang committees, malaya kami na makakapag panukala. Mm-hmm. Ayun, yun naman ang kagandahan sa mga napag-usapan namin before outtaking. Tsaka yung sa outtaking, nakita mo naman talagang ipinagmamalaki, mm-hmm, no, ni Mayor Vico ang itong mga papasok na mga konseho, no. Kaya siyempre, ayaw rin naman namin biguin si Mayor Vico, lalo na si Vice Mayor Dodot Jaworska. And then after po ng oath-taking, kasi binigyan kagad kayo ng whole day activity, nagsunod-sunod because of the araw ng Pasig. Yes, so, how was it to experience the araw ng Pasig and this time as a councilor? Oh, ako, medyo sanay na ako, eh, no? Actually, nung happy pa ako nung tatlong departamento, sobrang kami rin ang involved sa halos lahat ng activity, lalo na sa peace and order, mm-hmm, sa traffic, sa TPMO. Sobrang ano rin, no? Siyempre, bilang konsehal, parang iba, naging iba na ng kaunti, di ba? Umaattend lang kami doon sa mga bilang guest doon sa mga activities, no? Hindi katulad dati, talagang ano, hands-on kami ako doon sa bawat activity. Pero yung time na yun, nabigyan kami ng chance din na makapagpasalamat doon sa mga tao na umaattend sa mga activity, lalo pati yung mga department heads ng Pasig City na hindi namin nakita ng matagal dahil kami nangangampanya noon, no. So actually, para naging reunion din yon, no, yung araw ng Pasig para sa aming mga kasamahan ko, lalo ako, no, kasamahan ko dating dito sa Pasig LGU, at pati na rin doon sa mga constituents natin, no, na medyo naantala yung pagbaba namin, pagpapasalamat, dahil nag-aral din kami, no, nag-enroll kami sa UPNC pag at nagkaroon din ng mga series ng seminars. Ako, personally, dumalaw ako doon sa iba't ibang mga cities, no, iba't ibang mga munisipyo, may mga kaibigan din naman kasi tayo, mayor, may kaibigan din tayo mga konsehal sa ibang lugar. Okay. Nagtanong-tanong na rin ako, no, talagang bago yung araw ng Pasig, yun ang ginawa ko. Kaya nung araw ng Pasig, medyo naging panahon na rin yun para makapag-relax, mm-hmm, makipagkwentuhan sa mga kaibigan, makipagkwentuhan sa mga kapakonsehal, no. Mm-hmm. Ang yung kanina binanggit nyo na bukod po pala, birthday ko pala yun. Yes, yun nga. Malaki ang celebration for you po yun. Kaya, yun. Unang birthday ko din na walang celebration kasama ang pamilya at kaibigan. Ang kanaka-celebrate ko muna yung buong Pasig. Right, mga Pasigan yun. Yes, opo. Ngayon, kanina binanggit nyo po na syempre ayaw nyong ma-disappoint si Mayor Vico. Mm-hmm. Kasama na rin ba yung pag-attend ng flag raising ceremony, yes, doon? Kasi kumpleto kayo last month.
Yes, maganda rin talaga yun at nag-usap talaga kami, no? Kaming mga konsehal pati si Vice Dodot na talagang kami kailangan umatid ng flag ceremony. Alam mo bakit? Kasi tuwing Monday, yun na rin ang binabalak namin na bumaba sa bawat barangay bilang isang buong konseho. Katulad ng naipangako namin noon nung kami nangangampanya, bababa kami, makikipag-usap para sa konsultasyon. Bababa kami para makita namin kung ano yung mga problema, para kami makapagpanukala mga ordinansa, gagawin namin yan. At ang isa sa napag-usapan namin, magandang araw, kaya ang Monday, after flag ceremony, dahil sabi nga, ang flag ceremony, yung hudyat ng pagsisimula ng pagtatrabaho sa linggong to. Mm-hmm. Kaya dapat, pagkatapos ng flag ceremony, magtrabaho na kami. Bababa na kami. Hindi naman, parang nabalitaan lang naman namin dati kasi after yata ng breakfast, may kanya-kanya ng agenda ang bawat ano, yeah. Ang mga elected dati officials. Kami hindi ngayon. Monday, baba tayo, makipag-usap tayo sa tao. At baka nga may plano pa, mag-session kami sa ibang mga barangay. So magkaiba po yun. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Iba po yung pagbaba nyo sa mga barangay ng Monday at iba po yung gagawing session outside the session hall. Yes, magkaiba. Talagang gusto namin, bawat sektor ay makausap namin para baka pagsulat talaga kami ng ordinansa at mga resolution no, na nababagay at naangkop talaga sa bawat pangangailangan ng bawat sektor at ng buong Pasigueño kung talagang kasi minsan naging sektoral yung ano yun, no, yung pagpapanukala natin ng mga ordinansa. Pero ito, pipilitin natin makikinabang talaga ang lahat ng Pasigueño. So parang to personally hear it from them. Yes, oh. Kasi mas maganda talaga kung ang ipapanukala mo nang galing talaga sa tao. Diba? Okay. At para pagdating sa plenaryo, kung magkakaroon man ng diskusyon, diskurso o palitan ng opinion, may basis na nanggaling ito sa tao. At yun naman, hindi ko mo magkakampi kami noon sa sa partido, hindi na kami magkakaroon ng diskurso sa lalo na kung para sa ikagaganda ng ordinansa. Mas maganda naman kasi magkaiba kasi yung debate na ang gusto mo ay ipitin o i-delay ang pagpapasa ng ordinansa at mag-iba yung debate na magpapalitan kayo ng opinion para doon sa ikagaganda, no? Kailangan ma-improve talaga rin, no? Kami personally, ako may nag-aaral pa rin ako. Gusto ko sana hindi man perpekto yung mga ipapasa namin mga ordinansa, pero talaga alam mo nakakaunti na lang talaga yung kung meron mang babaguhin in the near future, konting-konti na lang talaga. And since Consi, nabanggit mo na kanina yung plenaryo, kayo po ay natasan maging majority floor, tama po? Yes, paano po tingin nyo ang inyong gagawin since kayo nga yung magiging naging majority? Eh, mapapansin mo, ang dumi na agad ng ano ko. Nga po, dami. Siyempre, ako naman, nung pinagkatiwalaan ako ni Vice Dodot, tsaka ni, kasama na rin yung mayor, at pati ni Kong Roman na pamunuan yung majority ng konseho. Sabi ko talaga magtatrabaho ko. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko nung ako po ay happy po ng aming departamento, yung tatlong departamento. Sarado pa po ang lahat ng opisina, nandoon na po ako. Mm-hmm. Yan ang siguro lang isang work ethic na may pagmamalaki natin, no? Alas 7 pa lang ng umaga, nandiyan na tayo. Mm-hmm. At madalas umuwi tayo. Kayo na rin na tulog na, baka tulog na po yung ibang mga empleyado, no? Uh-huh. So, makakaasa kayo, magtatrabaho talaga ako. Mm-hmm. Siyempre, ang number one ay naiata sa akin na suriin mabuti kung ano yung dapat mga priorities ng ng konseho, kung ano yung mga dapat na ordinansang maipasa agad, no? Lalo na kung mayroong mga urgent measures na galing sa executive, kailangan maipasa agad. Mm-hmm. Kung dito naman sa aming mga kasamahang dito sa konseho, dapat makita natin talaga kung ano yung mga unang pangangailangan, no? Kahit sa mga hindi namin nakasama noong eleksyon tapos na yung politika, mayroon silang mga ipapasang ordinansa na napakaganda.
kung kailangan nyo ng unahing pag-usapan, kung kailangan nyo unang ma-refer sa mga committee, gagawin talaga namin kaagad, no? At ako naman, nandito lang naman ako, baguhan lang din naman ako, no? Pero makakaasa rin naman yung mga kasamahan kong konsehal na tutulong ako sa kanila, no? Sa pagre-research, tutulong ako sa kanila sa pagbabasa tao para makapagtanong-tanong. Siguraduhin natin na talagang para sa tao yung lahat ng maipapasa. Ako naman, yun lang naman ang magiging role ko sana bilang floor leader nila, no, na maging maayos ang bawat session na kada linggo. Pero yung halimbawa naman po, the committee na na-assign naman po sa inyo is peace and order. Ilan po ba? Dalawa? Yes, yun pong ano natin. No? Siyempre, automatically kasi as a majority floor leader, I am the chairman of the laws, rules, and the internal government. No? So, dalawa yan, pati yung peace and order. And kasama na rin yun sa anti-illegal drugs. Pero, ayun, kapag majority floor leader ka kasi, automatically you're an ex-officio member of all standing committees. No? So, lahat naman yan, kailangan kong atinan, kung kakayanin lang, kung hatiin yung ano. Ang dami yes, so, yes, so, pero syempre, kailangan, ano, kung kakailanganin kong, ano, no? Yes, marami tayong, yeah. Pero, pipilitin ko naman, no, na mapuntahan ko rin lahat, at kung meron man akong representative ng magagaling sa opisina ko para mapakinggan din nila kung ano yung nangyari sa mga committee hearings. At talagang, ano, ha, magiging aktibo ang bawat pinag-usapan namin, committee. Magkakaroon talaga ng committee hearings talaga. Okay. At itong committee hearings, kasama rin dyan yung sinasabi nila, gagawin nila sa labas? Yes, oo. Okay. Katulad nito, ngayon ko napansin nyo ng unang ordinansa na gustong ipasa ng 11th council as a whole, yung anti-epal no ordinance, no? So ngayon, malamang ngayon pa lang pag-uusapan na namin, no, dinirect na ng ating presiding officer si Vice Mayor sa committee ng good governance tong ano na to, no, tong ordinansa na to. Yes, it will, okay. I think isa itong landmark din siguro to, no, na ordinance, na alam ko kasi marami sa mga munisipyo at syudad executive order lang. Pero ito, ordinansa talaga. Okay. Ibig sabihin, maging legacy na namin to, mawala man kami na dito sa aming posisyon, mapalitan man ang mayor, ayan, sigurado ko, no, na may papatupad pa rin ito. Sige po. Yung pong inyo pong gustong iparating naman, alam ko na pagpasalamat na kayo, nakasama pa ako sa inyong pag-ipon ng pasasalamat sa mga Pasigueño, pero baka meron ka pang gustong iparating po para sa mga Pasigueño. Yes, sa mga Pasigueño, no, at dapat pag sinabing Pasigueño, walang hinahating distrito, no? Mapa District 1 o District 2. Makakaasa po kayo na ang inyo pong konsehal Volta de los Santos ay magtatrabaho po talaga, no? At kung ano po ang tungkulin ng isang konsehal ay gagampanan namin. Number one po, yung paglilimbag po ng mga ordinansa na makakatulong talaga sa mga Pasigueño, yan po ang sisikapin natin, no. Marami po ako mga ipopropose ng ordinance, no. Hindi naman po sa pagano, baka sobrang dami po, no. At sana po ito ay mabigyan din ng pagkakataon ng mga kasamahan kong konsehal na talagang maisa ordinansa, no, mula sa peace and order hanggang down to ano nga, no, down to public information. Meron po akong gustong na ipasa. Dahil kung di mo tatanong, Luwan, magkatrabaho tayo dati. Kapareho tayo ng trabaho. 26 years ako nasa sa media, and na napaka-importante talaga ng public information. Meron tayo yung mga best practices ng ibang city, gagawin po natin. Di, sabi nga ni Mayor, hindi naman nakakahiyang gumaya. Yes. Kaya ako, ganun ang research ko talaga dun sa mga best practices ng iba't ibang syudad. Sa totoo, information,
tinig na natin, mag-search ka sa Google, wala kang makikita masyado mababasa ng mga ordinansa na ipasa ng Pasig, eh, tayo isa sa tinitingan lang syudad. So, baka nagkulang tayo ng konti sa impormasyon. Ipilitin natin, katulad ng isang sito, hindi naman nakakayang bagitin, katulad ng syudad ng QC, search mo lang, meron silang application pang sarili na yung batas QC. Pag sinearch mo dun, makikita mo lahat ng ordinansa, lahat ng trabaho ng legislatura ng kanilang syudad. Gagayahin po natin yan. Hindi mo nakakayang banggitin. Gagayahin po natin yan. Yung ganyan din, Consi, will make the Pasigueño aware also. Kasi yes, hindi nila alam yung mga ordinansa dito. Yes, at I'm sure, isa kayo sa makikinabang dyan, yung mga local news outlet natin and mga vloggers na rin na tumutulong sa pag-iimporma sa mamamayan natin, makikinabang dito. Isang click mo lang, kahit sinong ordinaryong Pasigueño, lalo na ang ating member ng press at media, makikita na nila. At magiging patunay yun na nagtatrabaho talaga kami. Ayun. Consi, on your 100th day, pwede po ba namin kayong balikan? Yes, please. Oh, para itong mapapadood nyo ngayon, sasabihin na hindi puro pangako, hindi lang dal-dal-dal-dal. Maganda makita nila na ayun pala yung sinasabi ni Consi Volta na ito yung gagawin niya. Ito pala yung ganong karami pala talaga yung ordinansa na nakapila. Oh, ito, bago pa lang to. Baka pagbalik nyo po, baka mataas na to. Hindi na dahil, yes, o, bilang majority floor leader, kailangan talaga na pag-aralan namin kung ano yung mga ordinansa na ipapasa ng bawat mga committee. Thank you so much. Thank you very much. Salamat din ako dahil ikaw yung una kong interview sa kabuuan ng aking pag-news dito sa Pasig. Yes, o, naalala ko yan sa bahay na. Yes, thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. We will see more of you. Thank you, thank you. Salamat. At yan nga po si Councilor Volta de los Santos, kasama po bagong miyembro ng 11th City Council at napakarami nga po nang gusto ninyong gawing ordinansa para sa ikagaganda at ikabubuti ng ating lungsod ng Pasig. Mula dito sa Pasig City Hall, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.